yung aming task force GUO, after investigation and collation of evidence, we finally came out with a cases in DA, cases against Alice Guo and five others of his of her cohorts. Kahon-kahong dokumento ang bitbit ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice kanina para sa pagsasampa ng reklamo laban kina dismiss Mayor Alice Guo at Attorney Elmer Galicia. Kaugnay ito ng paghahain ng counter-affidavit na notaryado ni Galicia para sa kasong human trafficking noong Agosto, kung kailan sinasabing wala na siya sa Pilipinas. No, irregular yun. Dapat the affidavit, it should be signed in the presence of the notary public. We all know from all the reports in the media and at the same time during the Senate investigation na wala na po si Ms. Alice Guo during the time the supposed counter affidavit was submitted during the preliminary investigation before the DOJ. Ayon sa NBI, bagamat malinaw ang mga testimonya na lumabas sa mga pagdinig sa Senado, nangalap pa rin sila ng forensic evidence upang mas mapatibay ang kanilang kaso. Kabilang na dito ang sample collected signature ni Guo sa mga orihinal na dokumento sa Bambantarlak at specimen ng lagda sa kinukwestiyong kontra sa Laysay. Ito ay upang pagkumparahin ang mga pirma na nasa mga dokumento. True enough, after the examination conducted by our QDD, it was proven that the sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Reklamong falsification by a notary public, use of falsified documents, perjury at obstruction of justice ang kinakaharap ni Guo at Galicia. Damay din sa reklamo ang apat na iba pang personalidad na umano'y may kaugnayan sa issue. Wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Guo at Galicia kaugnay ng isinampang reklamo ng NBI. Bukod sa mga nabanggit na kaso, sinabi rin ni Justice Secretary Crispin Remulla na maaaring maharap sa disbarment case si Attorney Galicia. Aniya, dapat magsilbing paalala ito sa lahat ng mga abogado na mag-ingat at huwag makikiisa sa mga illegal na gawain. It's to our fellow lawyers that we should obey the law. And if you are caught doing something, it will be dealt with severely. Yun po yung lesson dito eh. If you think that those things do not matter, we will prove to you they matter. Sa aligasyon naman ng espiya ng China si Guo, sinabi ng DOJ at NBI na nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang foreign counterparts upang imbestigahan ang usapin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.